Mga kapo, sa isang underwater Santo Niño ang bumida sa Bohol, habang dancing statue ng Santo Niño sa Escalante sa Negros Occidental, bakit kaya dinarayo? Narito ang report. Aabot sa 300 sasakyang pandagat ang nakisa sa taon ng fluvial parade ng Santo Niño sa General Santos City. Maaga pa lang dagsana ang mga residente para sa misa sa Santo Niño Parish Church. Sunod namang ipinarada ang imahen papuntang pier. May mga ilang dayuhan pang dumayo para lang masaksihan ang selebrasyon. Hanggang sa pagkagat ng dilim, patuloy ang selebrasyon. Kanya-kanyang parada ng mga imahe ng Santo Niño ang mga residente na may kasama pang fireworks display. Kung sa Gensan, sa dagat ipinarada ang kanilang imahen, sa Bohol, under the sea namang bumida, ang dambuhalang rebulto ng Santo Niño. Bahagi ang imahing ito ng isang underwater grotto kung saan tampok din ang pamosong Birheng Maria. Sari-saring turista raw ang dumarayo sa lugar para sisirin ang mga imahen sa Bien Unido Double Barrier Reef. Sa Cebu, puspusan na ang paghahanda para sa tradisyonal na Sinulog Festival. Sa darating na linggo, gaganapin ang Grand Parade na inaasahang lalahukan ng libo-libong deboto at turista. Dinarayo naman ang dancing statue na ito ng Santo Niño sa siyudad ng Escalante sa Negros Occidental. Kwento ng tagapangalaga ng imahen, nakakapanggamot daw ito kaya patok sa mga turista. Wala pang pahayag ang simbahang Katoliko sa umunoy nakakagamot na rebulto. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.